Welcome back! If you are new here, feel free to subscribe, join my small YouTube family. For today's video, let's talk about the MAC Fix Plus and the Mario Badescu. Actually, this is the second bottle of my MAC Fix Plus. Ito yung una. So obviously, matagal ko na siyang ginagamit. I'm using this before and after my makeup. This also serves as my moisturizer for my very dry skin. Wala akong ginamit na kahit anong primer dito sa makeup look ko na to. Ito yung ginawa ko doon sa video na I tried following Kathleenlights Makeup. I will put the link in the description box below kung gusto niyo siyang panoorin. Dito talaga ako nag-primer for this MAC Fix Plus and Mario Badescu. So, gamitin natin itong MAC Fix Plus dito sa side ko ng face, then other half, Mario Badescu. Mabilis itong video na to, simulan na natin! For Mario Badescu, ang bango. Antayin natin siyang matuyo. Antayin natin matuyo. Let's talk about the prices. MAC Fix Plus, nabili ko siya sa mismong MAC store sa MOA for 1,250 pesos. And then, itong Mario Badescu sa Sephora app for 573 pesos. Pero meron din nito sa Rustans. I believe 595 pesos siya. Hindi ako sure. Check nyo na lang. MAC Fix Plus, yun nga, ginagamit ko siya before and after makeup para namo-moisturize din yung face ko. Tsaka, finishing spray siya. So, medyo nawawala yung pagka buo-buo nung makeup ko after ko mag-stay nito. Yung pagka cakey nung makeup, minsan kasi pag sobrang dry, nagubuo-buo talaga siya. So, nakaka-help tong MAC Fix Plus sa akin. Tsaka, ginagamit ko siya sa mga eyeshadows ko kung gusto ko pang mas maging makulay yung eyeshadow. 1,250 pesos, meron ka lang 100 ml. While in Mario Badescu, for 573 pesos, meron ka ng 118 ml. So, malaking difference din yung 18 ml, tsaka malaki din yung difference nila for price. Mario Badescu, hindi lang siya before and after makeup, as skincare na rin siya. Pwede mo siyang isama sa morning skincare routine mo or night skincare routine, and even after taking a shower, pwede mo na siyang ispray agad. Kalagay din sa directions, use as needed. Iyan ko din itong MAC Fix Plus, hindi ako nagkaka-breakout, hindi ako nagkaka-pimples. Dito sa Mario Badescu, nagamit ko pa lang siya for 3 days. Tapos, medyo nagkaka-pimples ako, pero hindi ko sure kung galing nga sa Mario Badescu to. Kasi, sobrang dami kong skincare products na tinatry. Binago ko lahat mula sa toner, cleanser, yun. Ngayon, in-stop ko muna yung lahat para malaman ko kung saan ba talaga nanggaling yung breakout ko, kung dito or sa iba kong skincare product. Tuyo na siya both sides. Actually, parang wala naman akong makitang difference. Wala akong makitang pinagkaiba nilang dalawa. Pareha siyang okay. So, MAC Fix Plus and Mario Badescu Spray. Tignan na lang natin kung ano yung mas tatagal yung makeup after kong mag-exercise. Kaya samahan niyo ako, treadmill muna tayo. Treadmill muna tayo habang naka-makeup para matest natin kung ano yung mas okay nga sa dalawa. Kasi parehas talaga siyang maganda eh. Hi! Samahan niyo akong mag-treadmill dito sa bahay namin. Tinanggal ko yung falsies ko kasi mahirap pag napag-usap. Exercise. Water jug from Lock and Lock. Another gift to sell. I am so done. Joke lang, mag-exercise pa ko ulit using my application 30-day fitness challenge. So, I'll be right back. After workout. Hi! Ano mas okay na makeup? Yung intact pa rin yung makeup. Intact pa rin yung makeup. Patingin. Ay, sarap. Mukhang mas okay yung ano. Kanong side? Yung intact pa rin yung makeup. Right side. Eto, ano? right ba? Right. Dito. Right ko? Right. Ito? Ito. Mas okay pa rin. Sige. Magusto ko yung ano eh. Kasi dito, medyo ano pa siya. Hindi siya haggard din yan. Dito kasi parang like, lumalabas yung mga pores. Ah, sige. Ano yan? Dito yung Mario Badescu. Dito ay, yung MAC Fix ko. Ang ganda dito. Thank you. Hi guys.
promote ko lang yung channel namin. Mark James. guys, please subscribe. Para may pang giveaway. Trust. 6 plus. And then Mario Badescu. Out ko treadmill plus yung sa application na full body workout. Medyo nakikita ko pa rin yung blush on ko dito. Kita niyo ba? Medyo kita ko pa rin yung blush on tsaka yung highlight ko sa side na to. Dito medyo rin naman, pero yun nga, mas marami na nakikita na yung pores ko. Medyo halata na kaysa dito sa side na to na ginamitan ko ng MAC Fix Plus. Pagdating sa eye makeup, na-sprayan din naman siya. Maganda pa rin siya of both sides. Kitang-kita pa rin, pero makalat na yung mascara ko dito, tsaka yung sa eyeliner. Parehas talaga siyang maganda. Pero sa tingin ko, mas hiyang ko pa rin talaga yung MAC Fix Plus kasi makinis pa rin yung side na to. Tapos sa side na to, medyo nagkaroon ng pimples. Ayun. Comment down below kung ano yung mas gusto nyong product. Sa akin, okay naman siya pareha. Siguro kung saan ka na lang din mas hiyang. That's it for my first product review this year, 2019. Thank you so much for watching and spending time with me. Click the thumbs up if you like this video. Feel free to leave comments and don't forget to subscribe, my friend. Bye!